At ang nanalo po ng 30 peso GCash ay si Agnes Villanueva. Congratulations po sa inyo. So kung nais niyo pong masali po sa ating pag-giveaway, pakilike lang po ang ating pinaka-latest na video. Mag-comment po kayo ng done together with your GCash number para masali po kayo sa filter natin. Maraming salamat po. Nais mo bang kumita ng extra pera online? Nasa tamang channel po kayo dahil sa channel na ito, marami tayong uploads about mapagkakakitaan online. Like free PayPal Cash, Coins.ph, GCash, and other cryptocurrency. Kaya ano pang hinihintay nyo? Huwag kalimutang mag-subscribe, ihit ang like button and the notification bell para lagi kang updated sa mga uploads ko dito. And meron po pala tayong pinamimigay ditong libreng 50 peso GCash or load sa bawat video uploads natin dito. And meron po tayong Telegram channel para lagi kayong updated. And meron po tayong Telegram group chat kung nais nyo pong mag-share ng inyong mga links. Wala po tayong restriction doon. In addition to that, meron din po tayong pinamimigay ditong special giveaway like milestone giveaway. Kaya po tulungan nyo po akong ma-reach ang 60,000 subscribers at mamimigay po tayo ng additional na giveaway sa inyo na GCash, Coins.ph or load. Kaya po huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa aking mga social media accounts. Maraming salamat po! Hello mga ka-sharing, so for this video po ay pag-uusapan po natin ulit itong si Terloo. So sa hindi pa po nakakaalam, ito pong si Terloo ay isa po siyang platform kung saan pwede po tayong kumita po dito sa pagbebenta lang po no ng ating mga cryptocurrency like BTC and LTC po. Kasi dito po, mas mataas po ang kanilang value kaysa po sa mga exchanger. So ipapakita ko lang po muna sa inyo yung aking recent transaction dito. Tingnan nyo lang po itong completed. Yan po yung completed na nakuha ko, no? $86.52 at $102.98 po. Actually po, itong si Terloo ay matagal na po itong legit. Kaya lang po, nagbabayad po sila through PayPal. Diyan, dito sa personal rate, makikita nyo 15.05%. So, bale, yung pagbili po nila sa inyo ng inyong mga LTC or BTC ay may add-on po na 15.05% compare po sa exchanger rate. So makikita po natin yan dito. Ayan. Okay, so ito, dito makikita natin ito yung ating LTC at saka BTC. Ayan, so na-refresh ko lang siya. Ayan, so makikita po natin dito yung LTC. Ito po yung kanyang exchange rate. 105.83 USDT po ang isa. Pero kung ikukumpara po natin yan sa Binance, ayan, ito yung Binance natin. Ayan, yung LTC po ngayon, tingnan natin ano, LTC ay 91 lang po. Kaya $91.19 lang po yan sa Binance. Pero dito po sa Terloo ay 105.83 USD po. So, ayan, mas mataas po talaga siya ng 13 point, ayan siya, no, 08 na ano, kaysa doon sa exchanger. So, yun po, kung magbebenta tayo dito ng 1 LTC, so, ang iyong profit ay $13.84. So, again, nagbabayad po sila through PayPal. Kung BTC naman po, makikita nyo, exchange rate po niya dito ay umabot na po ng 31,831. Pero po dito sa Binance, ayan, makikita natin yung BTC natin ay 27 pa lang po, 27,592. Pero again, dito kay Terloo ay 31,000 na po siya. So, ayan. Refresh lang natin, ano. So, ayan po. So, kung magbebenta po kayo, ilagay nyo lang po dito kung magkano yung ibebenta ninyo. So, ako po, lagi LTC po yung gamit ko kasi maliit lang yung ang kanyang transaction fee pag nagsisend po tayo from Binance or from Coinbase, from Trust Wallet, from MetaMask, or other wallets po ninyo, no? Pwede po kayo dito mag-send. Tapos, dito nyo po ibebenta. Pero, again, sila po ay nagbabayad through PayPal. So, ilalagay nyo lang po dito. For example, ito, no? LTC, 1 LTC ibebenta nyo. So, ito yung makukuha po ninyo, 105.8.
8. Tapos, dito nyo po ilalagay yung PayPal email. Agree lang po to terms and condition. Tapos, click lang po natin yung sell LTC. Bali po, nagpe-payout po sila through PayPal. Pero dapat po ay maging ano tayo, cautious pa rin po tayo kasi maselan po si PayPal. No? Kailangan po, marami po tayong transactions. Ayan. At para hindi po ma-hold yung ating pera dito or para po hindi po ma-restrict yung ating PayPal. So, pagka-click nating sell LTC, maglalagay pa muna tayo ng PayPal. Pagkatapos nyo po i-click yung exchange, makikita nyo po yung LTC amount. So, magsisend po tayo ng exact amount. I-click nyo lang yan para makapi siya. Tapos, ito din po yung address kung saan natin isi-send yung amount. So, i-copy nyo lang po, click nyo lang po yan. Okay? Pagkatapos nun, ay mag-wait na lang po tayo na it will be successfully submitted to Terlo. Tapos, makikita po natin yan if it's pending, ayan, or if it's completed. If it's completed na po, ganun po yung makikita nyo tulad kanina, okay? Papakita ko ulit sa inyo. Ayan, tulad kanina. Ayan. Ayan, yung mga completed. Ayan siya. So, magiging ganyan na po siya, makikita nyo rin po dito. Yan, kung magkano yung earnings po ninyo. So, ito po yung earnings ko. Ayan siya, no? Or kahit ibak, ano natin, no? Kahit itong last transaction ko pa dito. Yan, para makita nyo talaga. Ayan. Load more tayo para makita natin yung iba. So, ayan lang po yung gagawin. Tapos, makikita nyo naman dito yung weekly earnings niyo. At pwede rin po kayo maging VIP dito. Kung magiging VIP po kayo, kailangan nyo pong mag-transact ng $500 a week. So, of course, if VIP po kayo, mas malaki po yung makukuha po ninyong rate po dito. So, basahin nyo lang po itong conditions of the VIP program. Ayan siya. Pagkatapos, frequently asked questions. Ayan, dito nyo makikita if meron pa kayong mga katanungan. At yung account details nyo, click nyo lang po yan. Ayan, makikita nyo dito yung all-time earnings nyo. So, makikita nyo naman yung all-time earnings ko dyan. Ayan siya. Tapos, nandito yung mga terms and conditions. And if meron po kayong na-refer, ayan, you can also have a referral earnings. Mati-take out nyo lang po yan if umabot po yung referral earnings nyo ng $20. Tapos, click nyo lang po yung take out po dyan. Kasi pag-click nyo yung take out, they will ask you your BTC address. Tapos, isi-send naman po nila yan sa inyo. So, again, mire-remind ko lang po kayo na kailangan po ay marami pong transaction ng ating PayPal account at saka baka kasi po ma-hold yung ating pera or ma-restrict po ang inyong mga PayPal account po dito. Kaya cautious pa rin po dapat tayo sa paggamit. Though legit po ang platform na to, 100% legit po talaga ang platform. Kaya lang po yung mode of payment na PayPal ay medyo maselan po sila. Kaya po, ganun lang. Kailangan po valid po yung ating PayPal. Dapat meron din pong link card na nakalink po doon. So, I think hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.